Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong umaga, palikerong lalaki nangungulekta ng anak na panganay sa iba't ibang babae. Walang taong kaming naging magkaibigan. Papahirimin niya ako ng pera tapos ano, isisimis niya ako sa mga kapitbahay na patay, gutom ako. Sana nga yung palautang, siya pa yung may ganang magsalita ng ganyan. Di nga nagbabayad kahit piso, tapos may gana pang magsumbong ng ganyan, ang kapal ng pagbumuka. Sino kaya sa mga nanay ng kanyang mga panganay ang pipiliin niya? Kaya pala naiiba na yung tingin niya sa akin. Dati ang bait-bait niya, ngayon sinisigaw-sigawan niya na ako. Kasal lang kayo sa banig, tapos magre-reklamo siya ng ganon. Harapin natin at pag-usapan yan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan! Face to Face! Sawsawero, sawsawera! Let's get ready for sawsawa! Ito na ang first lady ng nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Again, good morning mga kabatid, mga kasawsawan! Panahon na naman ang Flores de Mayo! Pumukadkad na naman ang mga bulaklak sa kapaligiran, pero tila may isang lalaking paru-paro na dumadapo sa iba't ibang bulaklak. Nako, at eto pa! Panay-panay ang paggawa niya ng anak na panganay! Hala, teka! Paano na mga nanay? Lagot na! Naku, Hans, mukhang naging wildflower na raw ang mga iba dahil nagkakabistuhan na. Ready na ba kayo, mga kasawsawan? Naku, Chang, ready na kami! Ang tanong namin, paru-paru ba yan o anay? Dahil puro panganay! Aba, B1 at B2, huwag maging paru-paro, ha? Umawat muna kayo. At tutulungan natin na mag-bloom ang ating mga bisita sa tulong pa rin siyempre ni Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sonny Merida. Sila po ang mahal nating trio tagapayo. Make it a come on! Face to face na! Face na! Nahuli raw niya ang kanyang BFF at ang may sabit na kapitbahay nilang lalaki na nag... sa eskinita. Pero kahit best friend niya ang nakita, ibinagkalat daw niya ang naging eksena. Why oh why? Anong dahilan mo? Lilibet Bravo, pasok! Please. Lilibet, bakit naman pinagkalat mo ang eksenang nakita mo? Sino muna si best friend? Si Rachel po. Rachel. Rachel or Rachel? Rachel Caballo. Rachel. Okay, anong naging eksena? Kasi po, kaya ko po sinabi yun sa asawa po ni Kuya Jun kasi sama po kasi ng ugali. Sino naman si Kuya Jun? Siya po yung asawa ni Ate Kay na kabit naman
si Rachel. Oh, there's some kind of salasalabit of pag-ibigan. Sino muna si Rachel? Yun yung Rachel kaibigan yung mo. Rachel po best friend ko. Okay. Best friend ko, no? Bakit? Anong nangyari? Kasi po, sa walong taon pong pagkakaibigan namin, sa ginawa po niya sa akin, anong ginawa hindi ko na po may tuturing mo na best friend eh. Bakit? Ano ang ginawa sa'yo nitong si Rachel? Pinagmukha po niya kasi akong tanga, pinagmukha niya akong... Sa paanong paraan? Kasi po, pinagkalat po niya sa barangay namin na... Ano daw po ako? Patay gutom. Bakit naman niya pinagkalat yun? Kasi po, kapag iniimbita po niya ako sa kanila, kapag may handaan po sila, iniimbita niya ako, kumakain po ako doon. Yung pala, yung pag-iimbita niya sa akin na ganun, hindi pala po pala sa loob niya. Kasi kung best friend ko po, kung best friend ko po talaga siya, bakit niya kailangan ipagkalat sa amin na patay gutom ako, hindi ako barang magbayad ng utang. May utang ka ba sa kanya? Inami ko po, meron po. Magkano utang mo? 1.5 po. Okay, bakit ka nang utang ng 1.5? Ginamit ko po yun dahil yung anak ko po. Oo. Dinala ko po sa ospital kasi na-dehydrate. Okay. So, kumbaga, wala ka namang ibang alam na taong lalapitan kasi nga po, kung best hindi friend. Si Rachel. Best dahil friend. Best friend mo siya. Opo. So, sa makatawid, nagkaroon kayo ng away ng dahil dito sa inutang mo? Hindi po. Oh, saan? Kasi nga po sinumbong ko po siya. Kaya po siya nagalit sa amin. So, dyan ngayon papasok yung Mangjun na sinasabi mo. Opo. Yun yung nahuli mo na kasama ni Rachel sa eskinita na nag... Opo, una po silang nahuli sa eskinita. Aha, doon sila naghahalikan. Opo. May relasyon ba sila? Meron po silang relasyon kasi naghahalikan po sila. Kung wala naman po, hindi naman po nila gagawin yun, di ba? Eh, malay ko. Eh, baka ngayon kasi may mga kabataan ay may mga, di ba, iba. Gano'n dahil fubu-fubu, mga gano'n. Hindi sila fubu-fubu. Hindi. Okay. Puno so, po yan sa ano. May relasyon talaga. Na-confirm mo? Opo. Confirm? Okay. Kasabot pa po niya ako dun eh. Oh! Kasi po, ay, kasabot ka pala! Nung ano po, kasi ganito po yun. Nung March, ano po, March 10, sabi niya po sa akin, antayin mo muna ako doon kasi nga po nanghiram ako sa kanya. Okay. Sabi niya, antayin mo muna ako doon sa taas. Pagkatapos, antagal po niya. So, nainip po ako, sinundang po siya sa baba. Tong Rachel? Opo, si Rachel. Best friend mo, Tapos, nakita ko nga po sila doon ni Kuya Jun. Yung naghahalikan sila. Ito yung unang beses na nakita mo silang... Naghahalikan. Opo. Okay. Tapos? Okay. Yung pangalawa, ano yung nangyari? Yung pangalawa pong beses, yung... Noon nga pong March 17. Tandang-tanda mo, mga petsa. Birthday ng kuya ko yun. Sa hospital pa po yung anak ko noon eh. Dahil na may sakit yung anak mo. Opo. Ito yung nakahiram ka na ng pera sa kanya. Opo. Humihiram pa po ulit sa kanya noon. Humihiram ka ulit. Opo. Pinahiram ka ba ulit? Hindi nga po. Kasi nga po, ganito mga po yun. Gabi na po yun eh. Oh. Sabi po niya sa akin, sige, saglit lang, magkukunin lang ako. Antayin mo ako dyan. Tapos, yun na naman, naulit na naman yung eksena. Uh-huh. Pinantay niya na naman ako. Tapos, sinundan ko na naman siya. Pero, Lilibeth, hindi mo ba naisip na baka talagang wala namang ipapautang sa'yo si Rachel? O hindi niya kayang pautangin ka pa ulit? Hindi dapat po, dinaretso niya na ako. Oh. Hindi, yung inaasa na naman niya ako, alam niyang yung anak ko nag-aantay doon sa ospital. So sa makatawid, ang ikinasasama ng loob mo ay yung ilang beses kang nagpabalik-balik, nag-antay, tapos nag-antay ka sa wala. Ganun ang nangyari. Okay. Kaya mo ginawang magsumbong doon sa karelasyon talaga ng Mang Jun, ganun ba? Opo. Inamin ko, kasi nagalit talaga ako sa kanya sa ginawa niya sa akin eh. Alam niya kailangan ko eh. Alam niya yung anak at kaya doon yung buhay ng anak ko eh. Bakit niya sa akin ginawa yun? Tapos pinagkakalat pa niya sa amin na patay gutom ako dahil nakikikain ako sa kanila. Pero sa palagay mo ba, Lilibeth, hindi pa yun sapat na itinulong niya sa'yo? Alam. Na para ito ang isukli mo, yung gantihan mo siya at sabihin mo at panghimasukan mo yung personal niyang buhay. Kasi po para sa akin, tama rin yung ginawa ko eh. Uh-huh. Na sinumbong ko siya eh kasi alam ko yung si Ate Kay, may anak din eh. Oo. Uh-huh.
Pero hindi ba dapat si Rachel ang kinausap mo bilang siya nga ang best friend mo at hindi naman yung Kay? Kahit pakausapin ko siya, kahit paipalawan ko sa niya, alam niyang mali yung ginagawa niya. Pero ang sigaw naman ni Rachel, abay iningatan daw nila na hindi mabunyag ang relasyon nila ni Mang June. Kaya naman galit na galit siya dahil si best friend pa niya ang nagkalat at nagdulot ng gulo sa masayang buhay pag-ibig niya. Abay, bakit mo nga naman pinag-antay din si Lilibeth? Kaya ito tuloy ang nangyari. Magpaliwanag ka na, Rachel Habalo, pasok! Sandali lang! Wala akong Sinungaling! Diretso ang tanong, Rachel, ikaw ba ang kasama sa iskinita ni Mang June? Opo, ma'am. May relasyon kayo ni Mang June? Meron. Gano'n na kayo katagal? Buwan pa lang po, ma'am. Bago pa lang? Bago pa lang. Diretso ang tanong, alam mo ba na may karelasyong iba yung Mang June? Alam ko po yun. Sinabi niya sa'yo? Sinabi niya. Kapag kasi mukha mo. So kapal alam mukha mo pala hindi niya. Ka lang pinautang. Aba mga kasausawan, baka mayroong pagkakaunawaan si Rachel at si Mang June na hindi natin alam. Iyan ang pupusisiin natin. Pakaabangan nyo. Magbabalik po ang Face to Face. Kasi gwapo ba ni Papa Derek Ramsey si Mang June? Sobrang gwapo? Oo naman. Mas gwapo pa kay Derek? Oo, mas gwapo pa.